is up mga ka-bike bros, good day sa inyong lahat. Isa din ba kayo sa mga siklistang may planong bumuo or mag-upgrade ng inyong mga road bike at naghahanap kayo ng pinaka-murang Shimano 105 Hydraulic STI? For today's video, i-unbox natin yung pinaka-murang Shimano 105 Hydraulic STI na nakita natin sa Lazada. But before we start, please don't forget to hit like and subscribe. So ano, tara, check na natin to. At yan na nga mga ka-bike bros, ito na yung box, ito na yung package from Lazada. Nabili nga pala natin to kay Anranci Bike Store. So marami nang nakakakilala sa inyo kay Anranci Bike Store. Mapalasada ba na Shopee? Maganda yung rating ng store na to, mataas yung rating nila. At legit talaga yung mga binebenta nilang Shimano products. Ang downside lang dito kay Anranci, usually yung mga products niya ng Shimano ay mga hindi naka-box. So wala na siyang mga box. So kaya dumating siya sa atin ang nakaganto lang. So tara, let's open it. Okay, open na natin. Okay. So yan, upon opening ng box, may kita nyo kagad na napaka-secure naman ng Shimano product sa loob dahil naka-bubble wrap siya. As bukod sa bubble wrap, nakabalot pa siya ng papel. So, napaka-safe no, product nyo pag dumating sa inyo. Hindi nga lang pala to STI mga ka-bike bros, kasama din dito sa binili natin kay Anranci Bike Store. Eh, hindi lang siya STI, kasama na din yung brake calipers. Nandito din, kasama din dito sa box yung mga screws na kailangan nating ikabit sa brake caliper. Tsaka yung mga bleeding pads yan. Pag nag-bleed kayo ng hydraulic caliper, kailangan nyo yan. So, kumpleto naman, nandito naman sa loob ng box. So yun na guys, yung Shimano 105, yan na yung mga bike parts na nakabalot individually. So open na natin isa-isa. So unahin natin yung STI. Tingnan natin, open natin yung STI. Alright. Yun. Wow. Napakaganda mga ka-bike bros. Sobrang smooth. Open din natin tong isa. So yan, nakabalot din siya ng bubble wrap. Shimano 105 brake lever, hydraulic brake lever. Mamaya isa-isahin natin yan. I-inspect natin yung mga bike parts kung okay ba siya. Then ito naman, sa tingin ko, ito yung mga brake calipers. Okay, yun. So yan, naka-individually pack din siya. So yan yung Shimano 105 brake calipers. Then yung pangalawang brake caliper. Itong brake caliper na to mga ka-bike bros, yung model nito is yung hydraulic brake caliper na BR-R7070. Yung brake caliper na to, pang Shimano 105 siya. Yun yung model netong brake caliper na kasama dito. So, ito yung pangalawang brake caliper. Ito yung sa likod, ito yung panglikod. So, yan. Simulan na natin i-inspect isa-isa. So, ito yung right lever mga ka-bike bros. Yan, kung makikita nyo. Shimano, dito sa hoods niya. Ito yung texture ng hoods niya. May kita nyo. Textured siya, hindi siya plain. Yan, kung mapansin nyo dyan. Syempre dito yung Shimano 105. Yan yung branding. Usually nandyan yan sa brake lever talaga. So, upon inspecting, napaka-smooth naman. Hindi siya naka-emboss. So, mukhang legit na legit talaga tong Shimano STI na to. Yan o. At napansin ko din, nakakabit na din yung shifter cable. So, hindi siya nakahiwalay. So, nakakabit na siya sa pinaka-STI. At upon inspecting naman, mukhang legit naman itong shifter cable na to. Medyo may pagka, yung kulay niya may pagka blue-green. Which is, ganun talaga yung kulay ng mga Shimano, original Shimano cables. Hindi siya dark, hindi siya yung mukhang stainless talaga. Yan, kung may kita nyo, yung kulay niya, may pagka light green siya, light blue green. Yan o, may pagka light blue green, yung pinaka shifter cable. So, yan ang isa sa sign na legit na Shimano cables to. Shifter cable tong nakakabit dito. Sa kulay pa lang malalaman mo, tsaka yung texture niya, napaka smooth, napaka dulas. Then, dito naman sa clamping niya, yung clamp niya, for the drop bar, may kita nyo, may nakalagay dyan na sulat. 23.6, then dash 24.2. So, malamang yan yung sukat nung pinaka-diameter.
kung saan mo siya ikaklamp. Usually, yan yung sukat ng mga drop bars natin. So, mukhang legit na legit talaga. Kahit yung mga ganyang details, meron siya dyan, guys. Then, dito naman sa part na to, mga kabike bros, may kita nyo, may takip pa yung pinaka, yung hydraulic, ano niya, yung paglalagyan ng hydraulic hose. Yan. Kung mapapansin nyo, meron pa siyang takip. So, secured na secured talaga. Hindi siya open lang. Then, check natin yung shifting, yung shift nung, ano, ng STI. Hindi pa natin nakakabit. So, i-update ko kayo pag nakabit natin to. For now, unboxing, tsaka initial review and impressions lang tayo. So, yan, nagpa-function naman yung shifting niya. Yan, kung mapapansin nyo. Yan. So, maganda naman yung click. Snappy naman. So, sa tingin ko, wala namang issue tong shifting na to. Yung right hydraulic STI ng Shimano 105 na nabili natin. Tignan naman natin yung left. So, ito na yung left na STI. At mapapansin nyo, same dun sa right. Yung shifter cable din na nakakabit. May pagka blue-green din siya. So, sa tingin ko, legit na Shimano na shifter cable itong nakalagay dito. So, nakakabit na rin siya. Same din dun sa right. Yung pinaka, lalagyan yung pinaka, ano, kakabitan ng hydraulic, ano niya, hose niya. Meron pa siyang takip. Then, same din dun sa right. Yan, indicated din dito yung size. Yan, kung makikita nyo. Then, same dun sa right. Meron din ditong branding ng Shimano 105 dito sa pinaka-STI niya. At napaka-smooth din niya. Kahit tawakan yung ganyan, hindi nyo mararamdaman yung sulat. Check natin yung shifting naman niya. Kung okay naman din. Yan, okay naman din. Maganda yung click. Yan, yan, okay. Yan, okay naman. So, snappy naman, good naman yung click nung ano, nung pag sinishift natin siya. So, matatry pa natin to pag naikabit na natin to dun sa ating road bike. Tapos na natin ma-check yung right and left hydraulic Shimano 105 STI. Dito naman tayo sa mga brake caliper. So, ito yung isa. Ito yung sa harap na caliper na kasama dun sa binili natin. Kung makikita nyo, may kasama na siyang adapter. So, naka-indicate din sa adapter, pwede siya sa 140 or 160 na rotors or kahit hanggang 180 pwede pa. Yan, nakalagay, naka-indicate. 160 over 180 mount. So, pwede siya. Sa 140, 160 to 180 na rotors, itong adapter. So, kasama siya, nakakabit na siya dito sa pinaka brake caliper, itong adapter na to. Front caliper to, mga kabike bros, ha. At syempre, yung branding, Shimano 105. Okay din, napaka-smooth. Yan, hindi siya naka-emboss or naka-angat. Kung may kita nyo. So, legit na legit talaga siya. Then, dito naman sa likod na part niya, may kita nyo yung model niya. BR-R7070 Japan. Hindi siya Malaysia, mga kabike bros. Japan ang nakalagay. Yan, o. Japan. BR-R7070. T70 Japan Shimano 105 hydraulic brake calipers. Then yung pinaka hydraulic na cable niya, yan, may kita nyo, branded din siya ng Shimano. Yan, SMBH90-JK. Yan yung nakalagay dito sa hydraulic hose na nakakabit dito sa brake caliper. Yan, may kita nyo, Shimano din siya, no? Itong pads naman nakasama dito sa brake caliper. Ang model nitong pads na to, Shimano din to, mga kabike bros. Based dun sa shop kay Anranci na nabilhan natin, LO5A yung model nitong brake pads na to. So, upon research, yung LO5A na brake pads ay ano na siya? Ice Tech na siya. So, yan. Resin siya, mga kabike bros, yan. Yung nakalagay na pad. So, napakasulit na niya. Kasi may iba kasi, ano, non-ice tech pa yung mga nakakabit na pads dito sa Shimano caliper nila or sa Shimano 105 hydraulic brake caliper nila. Dito, sa nabili natin, naka-ice tech na siya na LO5A resin Shimano brake pads. Yan. Yan, kung makikita nyo, mga kabike bros, yan yung fins nyo. Yung radiator ng brake pads. Legit yan, mga kabike bros. LO5A. Yan. May mga fins siya.
So yun mga ka-bike bros, ito yung front brake caliper. So check naman natin yung rear brake caliper na kasama dito sa binili natin. So ito siya. Kung makikita nyo, same doon sa front. May branding din ng Shimano 105. Kitang-kita. Yan. Hindi din siya naka-emboss. Sobrang smooth niya. So yan, kung nakikita nyo yung kabitan ng ano niya, hydraulic hose niya. Yan, nakasecure pa. Meron pa siyang takip na parang plastic. So legit talaga. Shimano hydraulic brake caliper talaga to. Yan, kita nyo. Secure. Sealed na sealed talaga yung pagkakabitan ng hydraulic hose. Then dito naman sa likod, same dun sa front. Ito naman may model name din dito sa bandang likod nitong caliper. BRR 7070 Japan din. So both caliper ay Japan made. Japan nakalagay 'o. Oh. Hindi siya naka-emboss. 'Yan, na sobrang smooth pag hinawakan mo. Ito din naka-iStech din 'to na brake pads. 'Yan kung makikita nyo. 'Yan mga ka-bike bros, L05A din yung brake pads. 'Yan, yung nakakabit dito sa rear brake caliper. Ay makita niyo yung radiator pins niya. Kahit lumusong kayo mga ka-bike bros, iStech siya. So hindi siya madaling mag-overheat. Napakaganda. Then wala din siyang kagas-gas-gas-gas or damage. Sobrang smooth din pagdating dito sa atin. Yan, oh. May kita nyo naman dyan sa video natin na napaka-smooth nung item. Yan, oh. Walang kagas-gas-gas-gas. So may kita mo talaga na hindi pa siya in-install. Same dito sa ilalim. Yan, wala pang mga bolt marks or anything imperfection, sobrang smooth pa talaga. So obviously hindi pa talaga to kinabit, though wala siyang box, pero brand new pa rin talaga yung condition niya. Yan, kasi makikita mo naman yan kung naikabit na tong mga pyesa na to, makikita mo may mga bolt marks dyan, usually may mga gasgas na yan. Ito makikita nyo meron pang antakip yung pinakalalagyan ng hydraulic hose. So yun mga ka-bike bros, tapos na natin i-check, i-inspect yung nabili nating Shimano 105 hydraulic brake set kay Anranci sa Lazada. So upon checking naman, mukhang legit na legit na Shimano products naman to. Yun lang, hindi siya naka-box, pero well secured naman yung product dahil talagang binalot nila to ng bubble wrap. Tapos bukod doon sa bubble wrap, binalot pa nila ng papel, then sa kanila binak. So napaka-secure naman ng product. Yung price pala na ito mga ka-bike bros nung binili ko to kay Anranci ay 16,000 pesos ko nabili to sa shop niya. Pero dahil may mga voucher si Lazada, yun yung maganda kay Lazada, nakakuha tayo ng 1,000 peso discount from Lazada. Then shipping promotion na almost 40 pesos din. Tapos meron pa tayong shop voucher. Binigay naman nung pinaka-shop ni Anranci na 300 peso discount. Then nagbawas pa tayo ng 58 coins. So umabot yung presyo nito, yung final price ng pagkabili natin nito ng 14,658 pesos only. So napakamura nun mga ka-bike bros. I-compared nyo yan sa mga price ng ibang Shimano 105 Hydraulic STI. So napakamura na nun, 14,6 lang. Ganun lang natin kamura na bili itong Hydraulic Shimano 105 na to. So para sa akin mga ka-bike bros, ako nag-risk lang din akong bumili, pero upon checking naman maganda naman yung reviews ng store ni Anranci. Sa ngayon hindi pa siya naka-installed, so hopefully pag na-installed na natin siya wala naman magiging issue. Pero sa tingin ko wala naman magiging issue kasi upon checking na itong mga Shimano items natin ay legit na legit naman talaga. So kung nagpa-plan kayo mag-upgrade or bumuo ng bike at in doubt pa rin kayo kung saan bibili, ito, tinry ko nang bumili at nakita nyo naman, chinek natin at ni-review. Marirecommend ko ba yung shop ni Anranci? Recommended naman, highly recommendable naman. Oo nga pala, dumating itong Shimano products niya sa akin 6 days lang, no? Dumating na sa atin yung products na to, ganun siya kabilis. Then wala naman naging problema, hindi pa cash on delivery yung pagkabili ko dito. So binayaran ko siya kaagad ng GCash. So wala naman naging issue doon. Dumating yung product sa atin ng maayos, naka-secure naman. So para sa akin, marirecommend ko to. Okay, ilalagay ko yung link sa description below. I-click nyo na lang yan mga ka-bike bros. Non-sponsored tong video natin. I just want to share
lang to you guys, yung itong nabili natin, dahil malaking bagay na nakakamura tayo sa mga products na nabibili natin. So yun mga ka-bike bros, dyan magtatapos yung unboxing and initial impression na review natin dito sa pinakamurang Shimano 105 Hydraulic STI na nabili natin kay Lazada. Kung nakatulong sa inyo yung video natin for today, please, no, don't forget to hit like and subscribe. So ano pang inaantay nyo guys? Umorder na kayo, i-upgrade nyo na yung mga bike nyo. So see you on our next vlog mga ka-bike bros.